Hi! Isang mapagpalang araw, hapon, or gabi. Kaibigan, ito po si Bro Jimmy Cruz. Kumusta ka na? Yung nakaraan, pinag-usapan natin yung alibugang anak. Naalala mo? Di ba nag-decide siyang bumalik sa kanyang ama? Sabi niya, I will go back to my father. And ito po yung karugtong nito, no? At mababasa natin sa Luke chapter 15 verse 20, ang sabi po dito, so the son get up and went back to his father. But while he was still long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. The father ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Kapatid, nakita niyo yun? Bumalik ang kanyang anak. At ang magandang mensahe nito, kung yung anak ay nagdesisyon na makabalik, na decide siya na he will go back to his father, yung father naman ay naghihintay sa kanya. God is waiting long for the return of his son. Yun yung ama niya na nagbigay sa kanya ng biyaya, binigay yung parte ng kanyang mana, pero kahit ganun ginawa ng kanyang anak, yung father ay naghihintay. Imagine nyo na malayo pa yung kanyang anak. Ang sabi to, but while he was still long way up, no, malayo, yung nakita, the father saw him. Nakita ng father. Kasi yung father nananabik sa pagbabalik ng kanyang anak. Nananabik ang father niya sa pagbabalik ng kanyang anak. Nakita niya, he saw his son. He saw the status of his son. He is filled with compassion. Bakit kaya? Ano? Puno ng awa ang ama niya nang makita ng ama ang kalagayan ng kanyang anak. Malayo pa yung anak niya, napansin niya yun ang kanyang anak. Napansin niya ang itsura ng kanyang anak. 'Di ba sabi doon, yung nakaraan sabi, namamatay na ang sagutom ang alibugang anak kaya nag-decide na bumalik. Nakita ng ama malayo pa na naglalakbay palapit ang kanyang anak, nakita niya yung kalagayan na siguro butot balat na and then mahina na, madungis na yung kanyang anak. The father saw him. He sees the situation, the status of his situation of his son. He is filled with compassion. Kapatid, ganun ang ama. Ganun si Father, yung ating Diyos. Nakikita niya ang ating kalagayan. Una-una, nakita niya yung desisyon natin na magbalik loob. At nung tayo ay lumalapit na muli sa ating ama, nakita ng ama, naawa siya, nakita niya ang struggle ng kanyang anak. Nakita niya yung pain, yung sorrow ng kanyang anak. And he's filled with compassion whenever nakikita tayo ng Diyos. Whenever God nakikita yung ating kalagayan din. Yung kalagayan ba natin na nahihirapan din? Yung kalagayan din natin na nagdurugo ang puso natin? Nakikita ng Diyos yung kalagayan natin na naghihirap? Nakikita ng Diyos yung mga pasakit natin, yung kalagayan natin? Nakikita ng Diyos kung tayo ay takot. Nakikita ng Diyos yung tayo ay natatakot sa virus na ito. Nakikita ng Diyos na tayo ay nagpapanic buying. Oo, nakikita ng Diyos na tayo ay nagpapanic buying. Nakikita ng Diyos na tayo ay nagpapanic sa ating kalagayan. Naaawa ang Diyos sa atin. Nakikita ng Diyos na in spite na meron ng coronavirus, pero hindi pa rin nagbabalik loob ang tao. Nakikita ng Diyos ang kalagayan ng tao na makasalanan pa rin. Nakikita ng Diyos ang kalagayan mo, kapatid,
na hanggang ngayon ay nawawala pa ang tiwala sa Panginoon. Nakikita ng Diyos yung pagtitiis mo. Nakikita ng Diyos yung ang nasa isip mo. Nakikita ng Diyos na nagdurugo ang puso mo. Nakikita ng Diyos na nahihirapan ka na. Nakikita ng Diyos yung puso mong tapat na gusto mo nang magbalik loob sa Kanya. God sees us. God sees us. Alam nyo, yung ama dito, doon sa ating nabasa, nung makita niya yung kanyang anak, he ran, the father ran to his son. Mabilis siyang tumakbo. At nung malapit na sa kanyang anak, niyakap niya, he threw his arms around him and kissed him. Dahil sa sobrang paghihintay ng ama, niyakap niya ang kanyang madungis na anak. Niyakap niya yung kanyang payat na anak. Niyakap niya at minsan pa niya pinagdaba sa kanyang anak na mahal niya ang kanyang anak na umalis, naglayas at muling bumalik. God is excited, kapatid. He is excited that He runs towards us to welcome us again, to embrace us and to kiss us. Kapatid, yung ama natin sa langit ay naghihintay lang. At winelcome niya tayo at niyakap niya at minahal niya ulit tayo at inalikan niya ulit tayo. Ganyan ang madadamam natin, kapatid. Madadama mo uli ang init ng pagmamahal ng Panginoon once tayo ay bumalik sa Kanya. At tayo Kanyang yayakapin na mahigpit at Kanyang halikan at sasabihin, welcome back, anak. Kapatid, napakabuti at meron tayong amang handang tumanggap sa atin. Manalangin tayo. Father God, we thank you again for this wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord, for welcoming us again. Thank you, Lord, for accepting us again, oh Father God. Despite of power, weaknesses, and sins, and yet you are excited, oh God, to welcome us. You are excited us, oh God, to embrace us again. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, at kami po'y niyakap mo uli. You welcome us and you embrace us and you forgive our sins again, Lord. Thank you very much for you are really a loving God and forgiving God. Thank you, Lord, for touching my friend here. Thank you for touching those people who are watching this video. Thank you, Lord God, for embracing this person. Thank you, Lord God, for loving again this person. Oh God, we bring back again the glory to you, Lord. Naniniwala kami sa aming pagbabalik loob, kami po ay iyong pinatawad na at pinagaling na. Sa pangalan po niyo, Jesus, in Jesus' name we pray, amen and amen. The Father, the Son, the Holy Spirit, amen. God bless you, kapatid. Again, this is Bro Jimmy Cruz. I love you with the love of the Lord. Bye. God bless you.